Oh, halika na sa amin. Ingat ate. Bye bye, Bea. Sabi niya ma, oh. Oh, tinalo kita. Bye bye. Oh, sige, sige. Ingat. Hi Team Lilsat! So today is Wednesday, pero hindi po tayo magpo-full vlog today kasi today ko po i-share sa inyo kung paano ko ginawa yung red velvet cake nung nakaraan. And sa mga susunod na vlogs po, ilalagay ko rin po yung video kung paano ko ginawa yung ating tuna carbonara. Sobrang simple lang po nun gawin and sobrang sarap and creamy. Tapos yung ating, ang sabi nila, ang tawag daw doon, macaroni, ano yun? Macaroni spaghetti daw yung tawag doon. Pero ang alam ko, no-bake lasagna yung tawag doon. Kasi meron siyang bechamel sauce sa ibabaw. But anyways, yung focus natin today is yung ating moist red velvet cake. Sobrang moist po ng cake na ito. So, eto na po yung ating mga ingredients. Sa isang bowl po, pagsasama-samahin nyo sila and isisift nyo po ito sila ng 3 times, okay? Meron tayong 300 grams ng all-purpose flour, 1 teaspoon ng baking soda, 1 teaspoon ng baking powder, 1 teaspoon po ng salt, and lastly, yung 15 grams na cocoa powder. So, ayun po silang lahat, ipagsasama-sama nyo po sa isang bowl, tapos isisift nyo nga po ng 3 times and isiset aside nyo. Then for another ingredient, kailangan po natin ng 400 grams ng granulated white sugar, 1 cup ng canola oil, and 2 large eggs. Ito naman po sila, mamaya ipagsasama-sama po natin ito sa separate bowl. So ngayon naman po, sa isang baso, ipagsasama-sama po natin itong mga ingredients na to. 1 cup fresh milk. Kung meron po kayong evaporated milk, much better po. Pero kung wala, okay lang naman po gumamit ng fresh milk. So lalagyan nyo po yun siya ng 1 tablespoon ng vinegar, tapos 1 tablespoon ng water, tapos kailangan nyo po ng red food coloring, liquid red food coloring I mean. So, ang nasa ingredients ko po, 1 to 2 tablespoons ng liquid red food coloring. Nabubulol ako, pasensya. Pero, nasa sa inyo na lang kung gaano nyo kapulang gustong gawin yung inyong red velvet cake. Minsan, hinahaluan ko siya ng 3 hanggang 3 to 4 tablespoons. Pero, kung nandito po kayo sa Japan, hindi ko po recommended na damihan nyo yung inyong red food coloring or liquid red food coloring. Nakakalimutan ko yung liquid, pasensya na. Kasi po, sa experience ko sa pagbibake dito sa Japan, napansin ko na yung mga red food coloring po nila, meron pong bitter aftertaste. So medyo may pait factor yung aftertaste ng inyong red velvet cake kung yung ginagamit nyo na red food coloring is dito sa Japan. Na-try ko nang gumamit ng powder red food coloring, may bitter aftertaste din siya. Na-try ko yung liquid, merong konting bitter aftertaste. Kaya kung ayaw nyo pong mangyari yun sa cake nyo, maglagay lang po kayo siguro ng mga 1 tablespoon ng inyong liquid red food coloring. Ayan, gusto ko lang i-remind kayo, i-keep in mind lang yan kasi baka pagkatapos nyo gumawa ng cake, sabihin nyo mayroon siyang bitter aftertaste or medyo may pait siya. Ang may kasalanan po nun is yung liquid red food coloring ninyo kung nandito po kayo sa Japan. Ang recommended ko is yung McCormick kung nasa Pilipinas kayo. Ayun po, walang bitter taste yon. And meron pang isa eh, yung Wilton, ayan, wala rin po yung bitter aftertaste. Pero kay Papang kasi, pag gumagawa ko ng red velvet cake niya, okay lang naman daw sa kanya kung may slight bitter aftertaste. Kasi pag 1 tablespoon, medyo hindi kasi din ganun kapula yung cake. So ginagawa ko 1, 2 or 3 tablespoon yung nilalagay ko sa aking red velvet cake. Pero yun nga lang, yung nangyayari nun, meron siyang konting slight na bitter aftertaste. So, kung ayun yung mangyari sa cake nyo, maglagay lang po kayo ng 1 to 2 tablespoon ng inyong liquid red food coloring. Wala pong problema kung sa ibang bansa or yung nasabi ko nga na McCormick and Wilton, wala pong problema kung madamihan nyo yun. Pero kung nandito kayo sa Japan, keep in mind lang yung mga red food coloring po nila dito, meron pong pait factor or may bitter aftertaste po sila. Tapos for another ingredient, kailangan po natin ng 2 teaspoons po ng vanilla. Tapos
kailangan din po natin in a separate cup ng 1/2 hot water. Tapos, kailangan po ninyong lagyan nyo ng 1/2 teaspoon ng instant coffee. So, ayun po lahat yung ating ingredients for our moist red velvet cake. So, ngayon naman, ipapakita ko po sa inyo yung procedure kung paano ko siya ginagawa. For the first step, ipagsasama po natin sa isang baso yung inyong vinegar, water, and yung inyong fresh milk. Then, ilalagay na po natin dyan yung ating red food coloring. I-mix nyo lang sila all together. Then, isi-set aside po natin ito after. And for the baking pan, gumamit po ako ng dalawang 21 centimeters round baking pan. Yung sides yung bottom, nilagyan ko po siya ng butter. Tapos, nilagyan ko rin ng parchment paper yung gitna. Tapos, nilagyan ko ulit ng butter para sure na sure mamaya na sobrang daling matanggal ng ating cake sa pan. Then, in a separate bowl, ilalagay nyo po yung inyong hot water. Kasama po yung 1/2 teaspoon ng inyong instant coffee. Set aside din po natin ito after mixing. So ngayon ipagsasama-sama na po natin sa isang bowl lahat ng ating ingredients, starting doon sa ating dalawang eggs. Ilalagay po natin dyan yung ating white sugar. Then isusunod nyo na po yung inyong canola oil or vegetable oil. After that, ilagay nyo na po yung inyong vanilla flavor. After that, yung kalahati po ng inyong milk mixture and yung kalahati din po ng inyong flour mixture. Then after that, ilalagay nyo na po lahat ng inyong milk mixture and yung lahat po ng inyong flour mixture. Then for the last step, ilalagay nyo na po yung inyong coffee and water mixture. Then now, pwede na natin silang i-distribute sa ating prepared pans. Then, ibibake ko po siya in a 180 degrees preheated oven for about 45 minutes. So, our red velvet cake is done. I-flip lang po natin siya. Nilagyan ko ng butter yung ano natin, yung cooling rack natin para hindi siya dumikit doon later. Tapos, i-flip lang ito natin siya dito. And, papalamigin lang po natin ng ilang mga minutes bago natin lagyan ng ating frosting. So, yung cake po is malamig na and nililevel ko lang siya bago ko i-divide kasi mamaya hatiin natin to sa dalawa. Hatiin natin siya sa gitna. Pero itong mga nasa top, ayan, kukunin ko po ito. Kasi mamaya if a food processor ko rin po ito, ilalagay ko po yan sa ibabaw ng cake. So, ayan. Kuha lang tayo ng konti para meron tayong pang sprinkle sa ibabaw mamaya ng ating red velvet cake. So, ayan. Ilalagay na po natin sa food processor yung mga nahiwa natin sa cake. Ayan yung mga sobra-sobra niya sa ibabaw. So, ayan, naging pino na po.
And later, ilalagay po ito natin sa ibabaw ng ating red velvet cake for design-design lang naman. So ngayon naman, after niyong magawa yung base ng inyong red velvet cake, mag-move on tayo sa frosting. So yung pinaka-the best frosting na nilalagay ko sa red velvet cake is yung cream cheese or frosting. So for the ingredient, kailangan niyo po ng 100 grams ng cream cheese, 100 grams ng mascarpone cheese. Tapos, kailangan nyo po ng 1 teaspoon ng vanilla and 115 grams po ng powdered sugar and 360 ml po ng whipping cream. Kung wala po kayong mascarpone cheese, pwedeng cream cheese na lang din po yung gamitin ninyo. So, bale, yung 100 grams na cream cheese, gagawin nyo po siyang 200 grams. About po sa vanilla, kung wala po kayong vanilla, huwag nyo na lang pong lagyan. Kasi minsan, hindi ko na rin po nilalagyan yung cream cheese frosting ko ng vanilla. So ngayon, ipapakita ko naman po sa inyo yung procedure kung paano ko ginagawa yung aking cream cheese frosting for our red velvet cake. So yung first na gagawin po natin is i-cream po natin yung cream cheese kasama ng ating powdered sugar. And yung ginagamit ko po ngayon is stand mixer. Pwede rin po kayong gumamit ng hand mixer kung meron kayo. I-mix lang po natin hanggang lumambot and mag-incorporate sila together. Stop lang po muna natin sandali, then scrape natin yung bottom and yung sides ng ating mixing bowl. And ginagawa natin tong process na to para po hindi magbuo-buo yung ating cream cheese kapag hinalo na po natin yung ating whipping cream. So, ngayon, ilagay po natin yung 1/4 lang ng ating whipping cream. Then, i-mix ulit natin sila ng dahan-dahan together. Stop po natin ulit. Then, scrape po natin ulit yung ating mixing bowl. So, ngayon, ihalo ulit natin yung 1/4 ng ating whipping cream. And, i-mix po ulit natin sila. After that, i-stop na po natin. Tapos, ihalo na po lang natin lahat yung ating whipping cream. Then, i-mix mo ulit natin sandali. Okay, after that, mag-change po tayo from our paddle attachment. Mag-change po ako ng whisk. Ayan. Tapos, scrape ko lang ulit muna bago tayo mag-start yung sides and yung bottom ng ating mixing bowl. Kasi may mga buo-buo pa po ito sa ilalim. Ayan o. After that, lagay po muna natin sa low speed ng mga 1 minute. Okay, after po ng 1 minute, ngayon po ilalagay natin siya sa high speed and babantayan po ninyo around 4 to 5 minutes. After 4 to 5 minutes, ang perfect na. Ayan. As you can see, sobrang smooth ng ating icing. Ayan. So, kailangan lang po ng konting pasensya sa paggawa ng icing na to. Kasi pag minadali nyo po siya, sobrang malalaking buo-buo po or magkakaroon ng maraming buo-buong cream cheese yung inyong frosting. And as you can see, ito po wala. Malinis naman siya. So, we are ready na to frost our red velvet cake.
that's it for today's vlog. Maraming salamat po sa panonood at sa pagtambay today sa channel namin. Sana po i-try niyo yung aking red velvet cake and sana magustuhan niyo rin po siya. And keep in mind lang po again, yung bitter aftertaste is doon po nanggagaling sa ating liquid red food coloring. So, kung gagamit again kayo ng red food coloring nandito sa Japan, kontian nyo lang po yung paglagay, okay? Yun lang po ulit. Thank you so much for watching. And always remember, homemade is love. Enjoy baking po and see you on our next one. Bye! Sa next vlog po ulit!